Hello everyone! For today's vlog, tara, samahan nyo kami pumunta sa aming bagong bahay. Medyo malamig din pala yung weather today, kaya kumuha nga rin ako ng jacket. At maya-maya nga lang, kaya alis na rin kami papunta doon. Papa! Where are you going? I'm going to miss you. That's where I'm gonna go to Philippines. Bye. Bye-bye! Take care, Cassie! Bye-bye. Give me some pasalubong, okay? Okay. Bye-bye! Ito namang si Cassie, may nakita lang maleta, by feel na papunta na nga daw siyang Pilipinas. At nagulat nga ako habang nagsasapatos ako, nasa likod ko na si Marian Rivera. Left, right, okay. Everybody looks to the left. Everybody looks to the left. Everybody looks to the right. Can you feel that check? Feel of tonight. Money, money, money. May nag-tiktok sa dito ta. Money. Money! O diba, akala nyo si Marian Rivera yon, no? At hindi lang yun, may sumali pa nga Bulinggit na ang ending ay nahiyari naman pala. Hello, madlang people! Okay! Hello, madlang people! Mabuhay! E paano siya makakasali sa Mini Miss You kung mahiyain nga siya? At bago pa nga tayo pumunta doon sa aming bagong bahay, ay kailangan muna natin mag-drop ng mga boxes dito sa Canada Post. Malaki talaga ang chance na ito si Cassie paglaki niya ay magiging vlogger. Ay ngayon pa nga lang, makikitaan mo na ng mga senyales dito nga sa kanyang laruan, abay nagva-vlog na. Kunwari nga daw yung kanyang phone. Medyo malayo-layo nga din ang aming bahay at meron nga kaming dalang mga donuts mula sa Krispy Kreme. Nakakamiss nga ito dahil wala nito sa Calgary. After 3 years ay nakadating na nga kami dito sa aming bahay. Oh, hindi pa po ako tapos sa aming bahay. Natitiran lang namin for 3 days. Ito nga pala yung binok namin na Airbnb dito sa Edmonton. Akala nyo bagong bahay na namin, no? Charot lang yon. Uy, baka may mga naniwala. Labas pa nga lang, sobrang ganda na nito kaya itutur ko na rin kayo sa loob, miya-miya lang. Medyo nahirapan nga rin kami pagpasok dito, buti na nga lang pwede mo rin naman kausapin through email yung may-ari ng Airbnb at daladala na nga rin namin lahat ng aming mga gamit. Medyo nakakapanibago nga dahil sobrang tahimik dito sa community na to. Itong bahay na to pala mukhang bagong renovate lang. At ang ganda nga dito sa kanilang labas, parang nagpa-landscaping pa sila. Alam kong kanina pa kayo excited, kaya tara, pumasok na tayo sa loob. Na-amaze nga agad ako dahil ang bumungad sa amin ay itong kanilang house fireplace. Tapos color black pa, alam nyo naman na favorite color ko nga ay color black. And dito rin pala sa bandang pinto ay meron nga din silang full body mirror. At pansamantala nga ay dito muna namin nilagay yung aming mga gamit. Grabe, sobrang ganda ng interior design ng bahay. Talaga naman very aesthetic. Kapag ganito talaga na nakakakita ka na sobrang gandang bahay, ay mas mamamotivate ka nga to work hard. After nga natin dito sa salas area, ay dito naman yung kanilang kitchen. At nandito na rin pala yung kanilang dining table. Grabe, sobrang dami ng mga cabinets, kaya naman talaga madami ka mailalagay. At napakaganda pa nga nung ref nila, tutor, tapos may labasan ng yellow. Wala kaming ganun sa bahay. At sobrang na-amaze nga din ako at naganda dito sa kanilang bathroom. Mula sa shower, faucet, halos lahat nga ay color black, kaya naman talaga nai-inlove ako. At isang sign na social nga yung bahay kapag dalawa yung sink nila sa washroom. At itong bahay na to pala ay may total of 5 rooms. Bali, 3 rooms sa taas at 2 naman sa baba. Yung isang room ay may isang bed, yung isang room naman may isang double deck, at yung isang room naman ay may 2 beds. At lahat din pala ng room ay mayroong cabinet para pwede mo dun ilagay yung mga damit mo. At mula naman sa kanilang kitchen ay dun yung way at stairs pababa ng basement. Ay kung medyo bitin nga at konti nga yung nadala mong damit nang pumunta ka dito, ay pwedeng-pwede ka nga rin dito maglaba. As in, kompleto na lahat ng mga essentials dahil meron nga din sila mga panlaba dito. O diba, meron pa nga silang yung parang kabayo kapag magpa-plancha ka. As in, kompleto na rin talaga lahat. Dito sa basement ay may panibago na namang salas. Meron ditong table, merong mirrors, may TV, napakalaking couch, at meron din dito yung 2 kwarto. Meron pa nga din dito isang pinto na nakalak at hindi ko na alam kung saan papapunta yon. At dito nga sa isang kwarto, napakalaki, may 2 double deck. At dito pala dapat kami matutulog lahat. Yun nga lang, medyo delikado matulog doon sa taas ng double deck dahil malikot ako, kaya doon sa isang kwarto ako natulog. Hindi po ito sponsored ha, talaga natuwa lang ako dito sa bahay na to, kaya nga naisipan ko kayong itour. Dahil dito nga rin sa baba ay meron ding kitchen, kaya pwede rin kayo magluto. At para naman sa mga magsistay sa basement ay may panibago ulit na full bathroom. May toilet, sink, shower, at syempre meron ding bathtub. Napakadaming pinto sa bahay na to at meron na naman panibagong pinto at hindi ko nga alam kung anong tawag sa 2 white na yan. Pasensya na, medyo nakakahilo po itong tour na to, pero ito na nga yung last kwarto at dito nga ako nagstay. Sayang kasi wala rin naman magsistay sa kwarto na to. Actually, matatakotin talaga ako pero wala naman ako kahit ano na
na-feel na negative sa bahay na to, kaya kahit mag-isa nga ako sa kwarto ay okay lang. O diba, kilig na kilig pa rin ako dahil nga sobrang nagagandahan talaga ako sa bahay na to. Prayerfully, soon ay magkaroon din tayo ng ginto kagandang bahay. At syempre, pagtatrabahuhan natin yan. Medyo tinawag nga tayo ng kalikasan. O paano ba yan? Bibinyagan ko na tong washroom. Pumunta rin pala dito ang mga Edmonton vloggers and thank you po sa time nyo and sobrang daming ang foods na dala nila. Hindi ko na nga lang po na-videohan lahat pero sa sobrang dami nga, hindi na namin kailangan pang kumain sa labas. Thank you so much po sa lahat ng mga nag-sponsor ng food. And thank you so much din po sa lahat ng na-meet namin ng mga Edmonton vloggers. Uy, may part 2 pa to ha. See you po ulit. Thank you so much po for watching.